What's up, mga ka-alright? Ayan. Pwede kayong magtinda. Grabe naman po si ate. Pero huwag kayong mamerisyo ng iba. Konting konsiderasyon naman ate sa ano, sa kababayan nating ano, may hirap. Kasi inyo, kasi negosyo nyo. Eh kami kasi may mga sakit dito, tapos gaganyan ninyo kami. Masyado naman tong mata pobre na ate na to. Ito yung bumubuhay sa amin, ma'am. Kaya nga, pwede kayong mag- Kita mo naman ate yung kalagayan nila, hirap sa buhay. Ikaw, medyo nakakataas ka. Pwede kayong magtinda, magkain. Tsaka yung distansya ng ano nila, medyo malayo naman yata sa bahay ninyo. Huwag kayong magpausok. Dito pa naman din naman kami. Ilang beses ko na sinabi sa inyo. Punta na lang po kayo. Grabe talaga si ate. Buti ka na lang ate, mapera ka. Ay, kaso nga, sa amin napupunta yung usok nyo? Sino bang nagre-reklamo dyan? May tao ba na? Bigyan mo na lang kaya sila ate ng pera. Para hindi na sila magtinda. Yun ang nga lang ang pinagkakakitaan nila para mayroon silang pagkain eh. Halos kung sitahin mo, parang ikaw ate yung may-ari ng ano ah, ng lugar nyo dyan ah. Yung ginagawa ninyo, ano yan? Pwede naman yan ate madalas sa magandang pakiusapan, kaso, hindi yung sa ganyan. Sa ano ah, clean air. Ginagawa ninyo, pinupulyot yung air namin. Hala? Ayaw mo na Facebook. Kawawa talaga mga ka-alright yung ano. Yung dalawang nagtitinda na to. Kaya tingnan mo ate, marami yung nag-comments sa video mo. Okay lang sana kasi tinatrato mo ano eh. Pwede mo naman yan ate daanin sa magandang usapan eh. Hindi yung halos umasta kang ano. Okay lang ang negosyo kayo dyan. Huwag lang kayo mamerisyo. Anak ko doon nakakalanghap ng usok ninyo everyday. Malupit ka talaga ate. Ikaw lang naman yata nagre-reklamo dyan sa area ninyo eh. Yung iba hindi naman nagre-reklamo eh. Napera ka na kasi te. Kaya inaapi mo sila. Berket mayaman ka. Malayo naman sa bahay nila, di ba mga ka-alright? Kung sisilipin mo is malayo naman yung ano nila, yung bahay naman. May distansya naman eh. Talagang maselan talaga si ate. Galing sa mayamang pamilya. Ayan mga ka-alright. Nako si ate. Kaya nakita ko talaga to sa Facebook. Talagang nag-comments din ako eh. Kawawa talaga si ating nagtitinda ng barbecue. Ayan si ate, binatikos katuloy. Ang daming nag-comments. Sana ate, binigyan mo na lang siya ng ano. Sana binigyan mo na lang siya ng pera. Ayan mga ka-alright. Naku si ate talaga. Pandemic tayo ngayon ate. Dapat ano na lang. Konting konsiderasyon na lang. Alam mo naman yung pinagdaanan natin ngayon. Binagyo tayo. Kaya yung iba nawalan talaga ng trabaho. Kaya nag-iisip talaga ng ibang paraan yung ating mga kababayang mahirap na makadistarte ng kanilang pangkain. Kahit sa maliit na puhunan ay talagang nagsisikap sila na magkaroon ng income. Talagang mayroon talagang mga tao na mapagmataas sa kapwa. Sana ate, pinag-usapan mo na lang sila ng ano, ng masinsinan, hindi yung ikaw pa yung galit na galit eh. Pwede naman yan daanin sa magandang usapan eh. Ayan mga ka-alright. Salamat sa inyong mga panonood. Ayan, mag-comments na lang kayo mga ka-alright. Para mabigyan ng payo kung anong gagawin nila dyan. Mga ka-alright.